Matampo sa ating daily devotional at minsan pa pag-usapan natin that God is just. Answering the question, is God just? True justness is defined by righteousness, authority, equity, and fairness without impartiality. And you know what? Jesus spoke about it in Matthew chapter 5 verse 45 that our Heavenly Father makes His sun rise on the evil and the good and sends rain on the just and on the unjust. Kung isipin ho natin, yung grasya ng Panginoon available para sa lahat at yung kanyang patuloy na protection is also available for all. And that triggers a question, Lord, bakit patuloy nyo pa rin pinapaboran kahit yung mga masasama? And having that kind of premise or having that kind of thought is parang iniisip natin na yung Diyos natin is napaka-unfair or impartial in terms of seeing the works of men in connection to the favor that He is giving. Ano po? Pero isang bagay na dapat nating isipin na itong Diyos na ito is hindi kagaya natin ng pag-iisip. Tayo laging nakatuon sa kung ano yung magiging resulta ng ating pakikitungo at maging yung ating pagtingin sa isang tao in relation sa kanyang ginagawa towards us, ang ginagawa niya sa atin. Example, kung mabait yung tao, mas binibigyan natin siya ng pabor. Pag hindi naman natin siya kasundo, mas hindi natin siya pinapansin o hindi natin siya binibigyan ng pagtuon. At sa atin, bilang mga follower ng Panginoong Jesucristo, bilang followers of the Lord Jesus Christ, it's so important to see that this justice of God should reflect on the way we live, on the way we see life. At sa ganung kaparaanan, we need to see the act of God in relation to the consistency with His attributes. Hindi siya nagtatrabaho o hindi siya nagkakaroon ng result sa isang pagkakataon o sa isang senaryo ng buhay just because binusto lang niya. But it is always inclined and aligned doon sa kung sino siyang Diyos. Kung ano yung kanyang attributes. At itong justice of God is parallel to His faithfulness and even to His righteousness and His immutability o yung hindi niya pagbabago. Unchanging character. That's why kung papansinin natin, sabi ng Panginoong Jesucristo, He makes His sun rise on the evil and the good. It means God's justice is equal to all. And His grace is also available for all. And sends rain on the just and on the unjust. That's why Spurgeon asked, no, si Charles Haddon Spurgeon, one of the revivalists during 18th century, bago matapos yung 18th century turning to 19th century, he asked this question, what does God say to us when He acts thus? No, kung ganun yung ginagawa ng Panginoon, ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin? I believe that He says this, this is the day of free grace, this is a time of mercy, the hour for judgment is not yet. Hindi pa. When He will separate between the good and the bad, when He will mount the judgment seat and award different portions to the righteous and to the wicked. Because of His sovereignty, God knew that righteousness was not and will never be attained through the law or through human works or through our efforts. Thus, our just God made provision through the sacrifice of His Son for our redemption. That's why in Romans chapter 3 verse 21 to 25, ito po yung sinabi ni Apostle Paul in response to the justice of God and how we need to appreciate yung righteousness na ipinagkakalob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus. But now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and the prophets bear witness to it. The righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe, for there is no distinction for all have sinned and fall short of the glory of God and are justified by His grace as a gift.
through the redemption that is in Jesus, whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. So isang bagay na makita natin in response to justice of God, God justified us by our relationship through the Lord Jesus Christ. So sa isang magandang aspeto ng pagtingin, kung papaano tayo ginawang karapat-dapat ng Panginoon sa pamagitan ng finished work, ng tapos ng trabaho ni Jesus, ay dapat nating makita na yung katuwiran ni Jesucristo ay pinagkaloob sa atin upang tayo ay maging karapat-dapat, maging justified sa pagtingin ng Diyos. Because He is holy, He is righteous, and we cannot please God by our own efforts. That's why we need Jesus, the real mediator and the one who saves our soul. Kaya ngayon kapatid, sa umagang ito, kung kailangan mo ng totoong tagapagligtas at kung nararanasan mo na yung Diyos mahabagin sa buhay mo, this is the time that you need to more recognize na you need to be justified by faith through the Lord Jesus Christ. Kailangan mo i-put yung full allegiance mo sa Kanya at patuloy na ipagkaloob sa Diyos yung iyong buhay. Pagkatiwala mo at tiyan mong si Jesucristo ang patuloy na maging Panginoon, Diyos at Hari, at totoong maging just God ng buhay mo. Tayo manalangin. Kung gusto mong patuloy na magkaroon ng tuwirang relasyon kay Jesus, ito yung pagkakataon. Pwede mong buksan ang iyong puso, ang iyong isipan, at tiyan mo na ang Panginoon ay kumilos sa iyo at ipagkatiwala mo yung buong buhay mo sa Kanya. Mananalangin ako ngayon, ariin mo itong sa iyo at hindi sa akin. Let's pray. Lord Jesus, I recognize that I am a sinner. I need your grace and your mercy. I cannot justify myself by my own efforts before God. And I recognize that I cannot please God by my own works. That's why, Lord, through your finished work that you have done on the cross, at mas pinatunayan mo through your resurrection, ako'y nagtitiwala sa iyo. At nilalaga ko ang aking buhay sa iyong pagmamahal, sa iyong kapangyarihan, sa iyong pangunguna. At hayaan mo maging Panginoon kita, tagapagligtas, at maging hari ng buhay. Patuloy mo i-cultivate sa puso ko, makilalanin ka, at maging tagasunod mo, Panginoon Jesus. Pinananampalataya sa iyo, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ayan nyo na lang po akong manalangin. Lord, salamat po na Ikaw ang Diyos na just. Ikaw yung aming Diyos na matuwid at Diyos na puno ng hustisya. Kaya kami lumalapit sa inyo at kinikilala na Ikaw ang Panginoon na hindi nagbabago. Ikaw yung Panginoon na patuloy na tapat sa iyong pangako. Kaya kami ay lumalapit at nagtitiwala na Ikaw ang Diyos na patuloy na gagawa sasama sa amin. Continue to bless each one of us. In Christ's name, amen. Amen. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon at sa mga taong sumunod sa panalangin at narinig yung inyo. Give us a message so that we can continue to follow up ito pong inyong decision so that we can also guide you in your spiritual walk with the Lord. Minsan pa, may we continue to desire to know God so that we may continue to make Him known. God bless you all. Enjoy your day.